Dito naman, ayaw uminit, so maraming dahilan yan. Baka sa diode, baka sa kapasitor, baka sa board. Or baka dito sa may magnetron. So ito yung magnetron niya. Ito yung thermal o temperature sensor niya. At meron ding ilaw diyan sa loob. Ayan, yan yung ilaw. So ito yung ilaw at may mga switch diyan. Isa, dalawa, tatlo. So tatlong switch diyan. Ito naman yung controller niya. Bago natin ayusin ito guys, i-discharge muna natin yung kapasitor niya. Meron ako ditong resistor. Resistor na 15 ohms. Yun guys, ito na yung flat screw. Tapos ito yung, so kailangan natin i-short. Yan. So paano ba pag-testing nito? So magkuha tayo ng 9 volts na battery. So yan guys. So meron tayong tester dito. So ilagay natin sa DC 20 volts. Tapos testing natin to. So wala tayong connector dito sa battery. So dito natin ilagay itong wire. Mayroong wire dito. So dito lang natin i-connect. Yan, dito sa negative. Kailangan dito tamaan dito sa positive para hindi su-short yung battery. Yan. Tapos series natin itong test pin ng negative. So ito galing to sa tester. Yan. Yan, so sa tester. Tapos kuha tayo ng isang diode. Dalawang diode dito. Isa. So dalawang ito. So testing natin kung, so ito yung negative. Yung may marka. Yan. So dito naman yung positive. So yung test pin natin is ganito natin. Dito. Tusok natin dito. Tapos dito. Tingnan natin kung ano yung reading niya. So 0 yung reading dito, o 2.1. So baliktad natin. Yan. Yeah, pala natanggal to. Meron siyang 6.8. So ngayon ganyan yan siya. Balik tayo natin. So good tong diode na to. Wala. Tignan natin. Yan. So good pa rin yung good tong diode na to, yung dalawang diode. Good tong dalawang diode na to.
So nakalagay dito is 10 mega ohms. So lagay natin sa 20 mega ohms. Ilan yung reading niya. So check natin yung kung may mga leaking ba dito. So wala namang leaking. So meron din isang microwave oven dito guys na sira na yung magnetron. Bali yung dalawang magnetron nito is sira. So kukunin lang natin yung mga piyesa dito sa isa, tapos ililipat natin sa isa kasi itong isa is kalawangin na talaga. So maaring itapon na to o kakahoyan lang ng mga parts. So tinisting ko yung mga control unit niya. Okay pa naman. Yung magnetron nito guys is shorted. Yung dalawang magnetron nito guys is shorted. So order pa kami, walang magnetron dito sa amin. So bali yung white na terminal dito sa may papuntang galing sa may transformer papuntang magnetron, yun lang ipapalit namin. Yun lang ang ipapalit ko kasi yun lang yung nagsushort. So abangan nyo mamaya at kung paano ko yan ipaglipatin o ilipat yung terminal na yan sa kabila. So yung puti na tinutukoy ko guys na socket is magnetron filament ang tawag doon. So mabibili yan sa mga, meron yan sa Lazada at saka sa Shopee rin. Yan, so tinanggal natin yung magnetron nya guys, yung isa. So ito yung antenna cover niya guys, itong may nabutas o nabungal. So yung may gold naman guys, ayun yung coupler o gasket coupler. Tapos yung isa naman is grounded. So i-test lang yun. Yung guys, dito tayo sa continuity. So i-test natin to.
Isang buwan ito. Isang buwan So itong filament na to is good pa naman to. So ito yung ililipat natin sa doon sa shorted na filament doon sa may walang bungal na magnetron. So ito yung may bungal na magnetron, ito yung good pa ang kanyang filament. Pero bungal na yung antena niya. So hindi na 'yon. Ililipat lang natin. Guys, testing na rin to guys. Ano po nang kalimutan?
Sundan natin. Guys, musok na.